bago kong sabihin ko ito sa inyo, I offered to resign as president. Pinatawag ko yung lahat ng sabi ko na I have, kasi nagsasawa na ako. In my years of government, wala nang katapusan itong sa mayor. But mayor, being mayor is just a small organization. Talagang wala nang katapusan itong corruption. Mahirap talaga pigilin. Kasi yung mga pastillas hanggang ngayon, even with the investigation or the clamor for government to be, to shake the tree, wala. Sige, hanggang ngayon, it's being committed every day. No, can you stop it? You cannot. There is no way. I'm telling you, with my experience as a prosecutor for the Tanod Bayan noon. And so, just to reiterate, will the president initiate the dialogue with the Facebook admin? And number two, nagtitrending po kasi ngayon, speaking of social media, trending po kasi ngayon sa Twitter yung hashtag Paalam Duterte following the statement of President last night that he offered to resign from his post. Your thoughts on that, sir? Wala naman po. Alam ko naman po kung sino yung mga yan. No? Alam ko po kung sino namumuno sa kanila. Alam naman natin kung sino yung mga kalaban ng gobyerno, yung mga gahaman po sa kapangyarihan, yung mga hindi makaantay sa 2022, yung mga nawalan ng hanap buhay dahil ginagawang hanap buhay ang gobyerno. Hindi po ako nasusurprise. Sir, can I go to the statement of the president last night to resign? He was mentioning this in the context of his frustration over corruption. And I remember there was a meeting on September 16 with the congressional leaders, si Senator SASP Soto and then si House Speaker APC. Yung offer to resign niya, was that made during that meeting and was the offer made to the leaders of our legislative branch? I can say that it was not made there. I think it was made a lot earlier. A lot earlier, hindi po yun yung reference natin. Okay, sir, but this is not the first time the president has said this, but last night, sabi niya parang sasabihin ko to or hindi, but he said it. Is the president serious about his offer to resign? Well, let's just say he's serious about his expression of exasperation. Seryoso siya kasi pikam-pika na po siya sa corruption. But he's not going to resign, right? Mukhang hindi naman po dahil gagamitin nga niya yung natitira niyang dalawang taon para linisin ang gobyerno. So again, the persons I have called their attention to at sinabi naman ni Presidente, may isang tanggapan na talagang papahiay niya by the end of the year. Huwag po kayong magkamali that I don't speak for the President. Marami na pong nagkamali in thinking it's just Harry Roque talking about corruption.